Mga kababayan, unti-unti na ang nagliliwanag ang landas ni Bongbong Marcos patungo sa Malacañang matapos na ito ay lantarang hadlangan ni Rowena Guanzon noong mga nakaraang araw at ang pang-aaway nito sa kapwa niya COMELEC chairman na si Aimee Ferolino. Ito ay katunayan na ang kasamaan ay hindi magwawagi dahil ang Diyos ay totoong kumakampi sa mga mabubuti at ang mga masama ang pag-iisip ay diretso kay Satanas. Sino ang tututol sa kagustuhan ng Diyos? Ang isang Rowena Guanzon ba o ang kampon ng mga dilawan? Kung ikaw ay naniniwala at kaisa natin sa ating layunin na tanggalin ang mga harang na balakid sa pagluklo kay BBM na maging leader ng mga Pilipino na naglalayong pag-isahin ang bawat kulay ng mga Pilipino, ay dapat nakasubscribe at nakafollow na kayo sa ating page at channel at nakapag-share na din ng ating mga videos. Para makarating sa mga kabayan nating nababalot ng kadiliman dahil sa maling paniniwala, bagaman nirerespeto natin ang kanilang opinyon, ay nais nating malaman nila kung bakit nagtagumpay si BBM, ay narito ang ulat ng Inquirer.net na may pamagat na COMELEC exec justifies verdict on Marcos Jr. disqualification cases. We're not saying failure to file ITR is okay. Ipinagtanggol ni Commission on Elections COMELEC spokesperson James Jimenez itong Biyernes ang resolusyon ng First Division ng PO body na nagbabasura sa mga kaso ng disqualification laban kay Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Jimenez, ang desisyon ng COMELEC First Division na nagsasaad na ang kabiguang maghain ng tax returns ay hindi likas na immoral ay inaalis sa konteksto. Aniya, hindi sinasabi ng COMELEC na ang hindi pag-file ng income tax returns ay hindi punishable offense. Ang ginagawa ng mga kritiko ay inaalis nila ang partikular na linyang iyon sa labas ng konteksto. Sinabi talaga yan, ang desisyon ay nagsabi na, ngunit ang desisyon ay nagsasabi na sa konteksto ng pagsisikap na ipaliwanag ang pagkakaiba sa pagitan ng isang krimen na mala inse o evil in itself laban sa isang mala prohibitum, prohibited evil, di ba? Paliwanag ni Jimenez sa isang online press briefing. Ang sinasabi nito ay ang isang krimen na mala inse ay isang krimen na natural na mali. Halimbawa, pagpatay. Hindi mo kailangan ng batas para sabihin sa iyo na mali ang pagpatay. Tama ba? But there are some offenses that are mala prohibitum, which means they are considered wrong under the law only because may special law. Pinarurusahan natin yan, dagdag niya. Paliwanag pa ni Jimenez, hindi likas na mali ang jaywalking, ngunit nagiging mali kung may ordinansa nagbabawal dito. Pero kung titingnan mo ang mga sinasabi ngayon sa social media, ang sinasabi nila kasi sabi ng COMELEC, eh, di okay lang pala, huwag mag-file ng ITR. Then it's okay to not file an ITR. Mali din yon. That is wrong because even in the decision itself, the COMELEC points out that in fact, a special law is passed to penalize failure to file ITR. Dagdag ni Jimenez. Nilinaw ni Jimenez na ang bahagi ng resolusyon ng COMELEC First Division sa mga disqualification cases laban kay Presidential Candidate Bongbong Marcos Jr. na nagsasabing the failure to file tax returns is not inherently wrong in the absence of a law punishing it. Nakasaad din sa resolusyon na nagsasabing pagkukulang ay naging punishable lamang sa pamamagitan ng pagsasabatas ng tax code. Kaya mali na sabihin na sinasabi ng COMELEC na walang offense ang failure to file ITR. That failure to file ITR has no offense dahil sinabi ng COMELEC na mayroon nga puntos ni Jimenez. Ngunit mayroong isang punto na dapat gawin tungkol sa pagkakaiba ng mala inse at mala prohibitum, kaya yun lang at inaalis lang ito sa konteksto. Sa kasamaang palad muli sa kapaligiran kung saan tayo naroroon, inaasahan mo na ang ilang mga tao ay may posibilidad na tumakas sa ganitong uri ng bagay. Hindi sinasabi ng COMELEC na ang hindi paghain ng ITR ay hindi punishable offense. Hindi naman sinasabi ng COMELEC na ang fair to file ITR ay okay dahil hindi naman, dagdag pa niya. Binigyang diin din ang tagapagsalita ng COMELEC na ang kabiguan ng maghain ng ITR ay hindi sa sarili nitong pag-iwas sa buwis, na binanggit na ang mga ito ay dalawang magkakaibang mga pagkakasala na pinarusahan sa ilalim ng batas. Inihayag ng COMELEC First Division itong Webes ang kanilang resolusyon na nagbabasura sa tatlong disqualification case laban kay Marcos dahil sa lack of merit. Ito ang mga kasong isinampa ng mga martial law survivors sa pamamagitan ni Bonifacio Ilagan, Bayan Partylist Group at National Commission on Muslim Filipinas Commissioner Abubakar Manggelen. Sinabi ni Jimenez na ang paglalarawan ng kawalan ng merito ay karaniwang tumutukoy sa katotohanan na ang lahat ng mga paratang na di umano'y nagtuturo sa diskwalifikasyon ni Ferdinand Marcos Jr. ay karaniwang na-dismiss. Inulit ng First Division na ang Court of Appeals ay sa katunayan ay hindi nagpataw ng parusang pagkakulong at itinuro na ang COMELEC ay walang otoridad na baligtarin ang desisyon ng Court of Appeals, paliwanag niya.
Gayon din ang desisyon ng karaniwang tinanggihan o inulit na ang pagkakasala ng kabiguang maghay ng ITR ay hindi kasalukuyang nailalarawan bilang isang kinasasangkutan ng moral turpitude at sa makatwid ay hindi ito maaaring gamitin bilang isang batayan upang madiskwalipika ang isang kandidato, dagdag pa niya. Samantala, ang retired na si Guanzon ay hindi pa din makapaniwala at patuloy na binabanatan si Ferolino ayon sa report ng rapper na pinabagat na Atrocious Logic, Guanzon hates Comelec nemesis Ferolino over Marcos ruling. Hindi umimik si dating Commission on Election Commissioner Reno Guanzon nang mag-react siya sa dismissal order na isinulat ng kanyang dating kasamahan sa Consolidated Disqualification Case laban kay Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Si Guanzon ay ipinag-uutos na nagretiro mula sa full body noong unang bahagi ng Pebrero nang hindi maresolba ang kanyang pampublikong alitan kay Commissioner Amy Ferolino na inakusahan niyang sadyang inaantala ang pagpapalabas ng desisyon sa kaso upang hindi mabilang ang boto ni Guanzon. Habang isinapubliko ni Guanzon ang kanyang hiwalay na opinyon at bumoto upang i-disqualifika si Marcos Jr. bago siya magretiro, sa kalaunan ay hindi mahalaga dahil ang desisyon ay nilabas noong Webes, February 10 o mahigit isang linggo pagkatapos niyang umalis sa Comelec. Sa sunod-sunod ng mga post sa social media mula Webes ng gabi hanggang Biyernes ng umaga, February 11, hindi nagpapigil si Guanzon sa pagtawag kay Ferolino ang ponente o tinlagang manunulat dahil sa kanyang atrocious logic. Ang resolusyon ni Ferolino ay dapat basahin para sa mga abogado at hindi abogado, mabangis na lohika, puno ito ng mga grammatical at typographical errors, tweet pa ni Guanzon. Naging exception din si Guanzon sa natuklasan na si Marcos Jr. ay hindi gumawa ng krimen na may kinalaman sa moral turpitude nang mabigo siyang maghain ng kanyang income tax returns noong 1980s noong siya ay bisig gobernador at gobernador ng Ilocos Norte. Nabasa ang desisyon, ang hindi pag-file ng mga tax return ay hindi likas na mali sa kawalan ng isang batas na nagpaparusa dito. Ang nasabing pagkukulang ay naging kaparusahan lamang sa pamamagitan ng pagsasabatas ng tax code. Digit pa rito kahit na ang 1977 NIRC, National Internal Revenue Code, ay kinikilala na ang hindi paghahay ng income tax ay hindi isang matinding pagkakasala dahil ang paglabag nito ay maaaring parusahan lamang ng multa. Kinwestiyon ni Guanzon ang lohika sa naturang pahayag na binanggit na si Bongbong Marcos ay hinatulan ng trial court at ng Court of Appeals para sa kanyang paulit-ulit na hindi pag-file ng income tax returns. Walang batas na nagparusa sa hindi nagpag-file ng ITR. Bakit nahatulan noon si BBM, Bongbong, ang bright-bright nyo naman? You guys are so smart, dagdag pa ni Guanzon. Bukod kay Ferolino, nilagdaan at pinatunayan ni Comelec Commissioner Marlon Casquejo ang ponensya na ipinahayag ng First Division ng Comelec. Nag-post din si Guanzon ng mahabang pagkuha sa ruling ng First Division sa kanyang Facebook account na sinasabing pinili ni Ferolino na pumikit sa mga pangyayari na nakapalibot sa pagkakasala ni Bongbong Marcos. Nangatwiran si Ferolino na hindi voluntaryo at sadyang lumabag sa batas si Bongbong Marcos. Bobo ba siya na hindi niya alam na dapat siyang magsampa ng ITR? Hindi ba Oxford graduate daw siya? Did he claim he graduated from Oxford? Guanzon quipped, referring to controversies surrounding the former senator's tertiary education. Nakipag-ugnay ng mga reporters at tanggapan ni Ferolino pero sa isang reaksyon, ngunit hindi pa siya nagpalabas ng pahayag hanggang sa oras ng pag-post. Tumanggi si Ferolino na magbigay ng mga panayam sa media mula nang tumanggap siya ng public tongue lashing ni Guanzon noong huling bahagi ng Enero at sinabing gusto niyang panatilihin ang kanyang marangal na katahimikan. Ngunit sa mga panloob na liham na nag-leak sa press, hindi natakot si Ferolino na lumaban. Sinabi niya kay Guanzon na hindi niya siya subordinate at inaakusahan siyang sinisira ang kredibilidad ng Comelec. Hinihiling ko sa inyo na mangyaring itigil ang pagkondisyon sa isipan ng mga tao na mayroong pagkaantala dahil wala, sinabi ni Ferolino kay Guanzon sa isang liham noong January 31. Well, para sa iyo, Madam Guanzon, enjoy niya na lang po ang pagiging anak niyo ng asyendero at pagdildil ng asin at ang inyong planong pagsabak sa politika. Kung matalino ka sana, hindi sana di ka po nagmumukhang latang napakaingay. Hindi po namin sinasabi na walang sense na ang mga sinasabi mo kasi ang desisyon nyo ay hindi na mahalaga. Mahirap din po kasi yung sobrang talino at hindi na din tumatanggap ng desisyon ng iba. At para na may Commissioner Ferolino, good job madam dahil ngayon ay nanumbalik ang tiwala ng taong bayan sa Comelec dahil sa kalawang na dinikit ng mga dilawan. The truth shall always prevail at hayaan nyo na lang po ang anak ng hasyendero na magngaw-ngaw sa Twitter dahil yon ang magpapasaya sa kanya kasama ang mga dilawang supporters niya.